nagbabalik ang inyong kasosyo sa negosyo. Ngayon naman po mga kasosyo ay gagawa naman po tayo ng isang masarap, fluffy at malambot na chiffon cake gamit ang Royal na soft drink. So paki-check na lang po ang ating mga ingredients sa description box sa baba. So ang una po natin gagawin ay isi-sift po natin ang ating 2 cups ng cake flour. Kaya natin sinisift ang ating cake flour ay para maging fluffy ang ating chiffon cake. Actually, ito po ang sekreto kaya nagiging fluffy at malambot ang isang chiffon cake. O ayan, alam nyo na ha. So, isisift po natin ito ng mga 2 hanggang 3 beses. So, talagang fluffy siya. Alright? Pasensya na kayo mga kasosyo kung ngayon lang ako nakapag-vlog uli. Busy po kasi ako, kakagawa ng tinapay. So, and then, maglalagay po tayo ng 2 teaspoon ng baking powder. Ang ginamit ko po dito ay Calumet. Calumet brand ng baking powder. So, kasama po natin siyang isi-sift. So, for the second time, isi-sift po natin ito. So, isi-sift natin ito 3 beses. Para fluffy siya. Aking mga subscribers, pasensya na kayo kung minsan lang tayo nakakapag-upload ng video. Medyo busy po ako. Pero, I'll make sure naman po na kahit pa paano makapag-upload po tayo ng video kahit mga 2, 3 na or isa na video sa isang linggo. Alright, so for the last time, 3 times. 3 times natin sinift ang ating cake flour. Next step naman na gagawin natin ay meron pa ditong 8 perasong egg yolks and then 1/2 cup ng white sugar and 1 cup ng royal soft drinks and then 1/2 cup ng vegetable oil or mantika. And then, lalagay na po natin yung sinift natin na cake flour. So, mas maganda po talaga na huwag lang kayong titingin dun sa, ano, sa description box. So, kailangan na panood nyo rin po yung video itself para sa complete procedure. And then, ito na po yung ating 8 perasong egg whites. So, imimixer po natin ito. Kita nyo na po na medyo may bubbles na ganito, ilagay nyo na po yung kalahating teaspoon ng ating cream of tartar. And after 3 minutes ng pagmimix natin ay gradually po ilalagay na po natin yung 1/2 cup ng white sugar. Gradually lang po natin itong ilalagay. Para hindi mixer po natin ito mga kasosyo ng mga 5 minutes. And then after 5 minutes, ito na po ang ating frosting. Dapat ganito lang po yung consistency ng ating frosting. So ganito lang po dapat. Huwag naman yung masyadong peak na peak. Alright? So ihahalo na po natin ito gradually dito sa ating butter.
lang po itong masyadong i-overmix kasi baka po bumalik sa pagka ano niya, liquid niya. Alright, so ilalagay natin ito sa ating chiffon molder. So medyo overuse na ang aking chiffon molder, pagpasensyahan nyo na. Naglalagay lang po ako ng brown paper para hindi po dumikit, at kasi minsan natulo siya, so kaya naglagay na rin po ako ng brown paper para hindi tumulo, at the same time hindi ako mahirapan mamaya magtakta kasi baka dumikit. Ayan, so ibibake po natin ito mga kasosyo sa 180 degrees Celsius for 40 to 50 minutes. Siyempre, depende pa rin po sa oven na gagamitin natin. So, pero kailangan preheated na po yung oven nyo. Habang ginagawa nyo yung pagmamasa, so dapat nagpapainit na kayo ng oven. Ito na nga po ang ating chiffon cake. So, gawa na siya. Luto na po siya. So, antayin lang natin ito mag-cool down bago po natin itaktak or baliktarin. Yan, nag-cool down na ang ating chiffon cake. So, ganito lang po yung gawin nyo pag nagtataktak po kayo ng chiffon cake nyo po. Ang size po ng chiffon molder natin ay, ito pong gamit ko ay 8 inches, so medyo malaki po ito. So mga kasosyo, ito na ang ating chiffon cake. So napakalambot po nito, fluffy. And may kakaibang lasa po ito dahil nga dun sa ating royal na soft drinks. So ayun mga kasosyo, thank you for watching. Sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe for today. Abangan nyo pa po ang mga susunod ko pang recipe na gagawin. Thank you for watching. At yung hindi pa po nagsusubscribe ay magsubscribe na. Pindutin nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang video na gagawin. Thank you for watching! Bye-bye!